Magandang hapon po. It's all about safety once again on a Saturday afternoon, on a very, very nice Saturday afternoon. Mapalad po tayo ngayon ang isa sa mga kinakilala sa haligi, sa mga safety, rescue operations, kawang gawa ay nandito dito po. So bago po siya, babasahin ko muna po ang kanyang credentials. Isa po siyang lifetime certified security professional, isang PNP licensed security consultant, isang PNP licensed security training officer, certified campus security and safety manager, Bureau of Fire and Protection certified competent fire safety practitioner, occupational safety and health practitioner, Australian certified emergency first response instructor, American Heart Association, advanced life support and healthcare provider, recipient of 3 Bronze Cross Medal for risking his life during disasters for the Philippine Army, Outstanding Volunteer Award in 2019 by the DLG, NEDA, and the DND OCD. He is also the founding president of the Search and Rescue Unit Foundation, or SARUP. Wala pong iba kundi si Gerardo Jerry Caruan. Sir Jerry, magandang hapon po. Good afternoon, Super Idol Jay. kung sa safe din pag-uusapan, ikaw ang pasimuno mo. Kaya itong programa mo, napakalawak na at ang dami nang nakasubaybay dito, mga nakaantabay dito, palaging, kahit ako, palagi akong nakikinig dahil ang dami ko natututunan sa programa nyo. Maraming salamat. Pero sa tingin ko, yung ating mga tagapakinig at tagapanood ngayon, ay mas maraming matututuhan sa inyo po. So, dito na po natin, no? Sir Jerry, no? Ang ating topic ito sa mga kakatuning lang at yung mga manonood sa atin, how to survive an active shooter, and disaster preparedness. I believe may nangyari pong barilan diyan sa may Texas, USA, no? So, yes, sa inyo, sir, sa inyong overview, no? How to survive such a situation? Okay. Sa survival ng active shooter, kasi siyempre unpredictable and surprise attack yan, hindi mo alam na biglang may papasok sa kwarto basta na lang mga harabas at mamamaril, ang standard diyan na immediate reaction ng mga survivalist ng active shooter is tatlong bagay, run, hide, and fight. So, sa mga sitwasyon na yan, pwede tayong mabilis na gumawa ng paraan kung paano natin maisasakato para yung tatlong procedure na yun. Siyempre, dalawang klase yung pagtatago, di ba? So, una muna is takbo ka, kung makakatakbo ka, makakalayo ka. Of course, sa opposite side nung perpetrator or nung shooter. Kailangan siyempre, alerto ka. Yung iba kasi ang kinamamatay nila, na-shock sila, nagulantang, wala na, hindi na nakagalaw. Kahit sa disaster ganyan, 80% ang mamatay, nagulat lang. Hindi sa actual na disaster na matay, kundi na-shock, hindi na alam ang gagawin. Kasi walang muscle memory yung katawan natin, hindi tayo nag-practice. Kahit na anong klaseng survival, pag walang practice, ang patutunguhan mo dyan talaga, mabibiktimize ka, magiging ikaw yung casualty. So, takbo, kung saan makakatakbo, opposite to the perpetrator or yung shooter. May sa Amerika, actually, marami ng procedure yan. May isang course na yan. Actually, ito ay binibigay din natin sa ating mga sa campuses, kasi yan yung isa sa advocacy natin na tayo ay accredited din ng Commission on Higher Education. At tayo ay nagpo-provide ng training, especially dun sa ating mga colleges, yung NSTP natin. Pero kung ibabalik ni BP Sara, yung ROTC mas maganda. So, balik tayo dun sa yung unang technique is to run or magtago, no? So, saan tayo pwedeng magtago? Dalawa kasing klase ang pagtatago. Ibig sabihin, yung hindi ka makikita. Okay. Yung cover ay hindi ka makikita talaga, di ba? Pero yung concealment, medyo delikado yun kasi pwede ka magtago sa kortina. Hindi ka nga makikita, pero pag rumatrat yan, tatamaan ka pa rin, tatalaban ka pa rin. So, pinaka the best is to cover. Meaning,
yung pagtataguan mo ay isang malaki at matigas na bagay. In this case, dapat ay yung hindi mag-true and true yung bala. Especially ito, assault rifle ang ginamit. So, 5.56 caliber yan. So, okay. Babaon talaga yan. Kung kahoy lang yan, patutuluyan ka dyan. Kung plastic yan, behind the plastic, behind the wood, pwede ka. So, kailangan talaga ay yung solid rock or mga metal na makakapal, no? Pwede kang dumapa dyan, mag-dive ka na, no? Mag-dive ka na. Yun yung takbo eh. Siyempre, pag takbo, kailangan na susunod height. So, kung malayo ka na, definitely, kung makakalayo ka parang sobrang layo na talaga, nasa labas ka na nung facility, ano? Mas maganda. And then, yung hide naman, kung talagang wala kang isang ibang space na mapagtataguan, maghanap ka ng pinakamagandang cover. Huwag concealment, ha? Kailangan i-cover mo talaga yung sarili mo. Ito, Sir Jay, nangyari ito dun sa, ano, sa sobrang takot ng mga tao dun sa resort world, no? Kasi may shooter daw, itinawag, may shooter. Ang problema nito, very vital yung communication. Kung hindi maayos ang iyong transmission ng communication, ang sabi ng lady guard, meron dito nagdaan, may mahabang armas. A high-powered firearm na may cover pa ang mukha na naka-full battle gear. Parang ISIS, sabi ganoon yung ano niya, ang pagkakabato sa radyo, no? Oh, hindi na sa kabila. Kala nila, Sir Jerry, if I remember that, maganda yung scenario mo eh. Kala nila terorista yon. This was a terrorist. Ganito nga, itutuloy ko, no? Yung message nung unang, yung first message ng lady guard ay parang ISIS. So yung nasa kabilang linya ng radyo, ISIS daw! ISIS daw! Break! ISIS daw! Merong ISIS nakapasok. Eh, nasa kabilang linya na naman ng radyo, nakarinig, naku, hindi, ang dami dyan. Naku, ang daming ISIS nakapasok. Oh. So mali yung delivery ng message. Kaya, lalong na-aggravate yung problema. So, kung ako yung nakarinig nun, ibabato ko dun sa mga empleyado, magtago tayo, ISIS nakapasok. Uh-huh. Eh, pagka ganun ang delivery mo ng message, eh bakit naman ako lalabas? Pupugutan ako ng ulo niyan. ISIS yan eh. Okay. So, ang nangyari, nagtago sa kwarto at doon na sila natrap. Kasi, nangyari, dahil matatrap na yung perpetrator o yung may dalang, nagsunog na siya. Ginawa niyang barrier yung pagsusunog niya, yung pag-arson niya. At nung namaan ng apoy yung carpet, yun talagang kumalat na yung apoy. At pag nagtago ka sa loob ng kwarto at lalo ka pang nagtago ka pa sa CR, yun ang kamatayan mo. Yun ang talagang dineprive mo yung sarili mo sa hangin. Akala mo may tubig, merong sunog. Akala mo nasa CR ka, may tubig. Kumukulo na rin yung tubig doon at saka hindi mo nakakayanin dahil siyempre naputulan yung line. No? So kung eskwelahan katulad yan, yung nangyari sa Robe, sa Texas, no? Yun nga, run, hide, or fight. Nag-iisa naman yan, siguro, kung pinagtulungan yan, mabilis lang. Kaya lang, nagkataon, mga 10 years old to 11 years old lang yung kanyang nakaharap, no? So, ang malaki lang dun, yung teacher. So, kung ako yung teacher, hindi pinapakita yung actual scenario niya sa loob, kung paano actual nangyari. Kasi, puro nakabulagta na yan. Walang nakakita dyan. Walang eyewitness dyan kung paano dineliver yung pamamaril. Although 170 rounds yung kanyang nagamit. 376 rounds yung kanyang binili na nandun sa pouch niya. No? Naka-recover ng pitong magazine na tigte-30 ang laman. Imaginin mo yun, gano'ng karami yun. Ano? Yung maipuputok niya. Sa 5.56 caliber. Ang rifle na katulad nung nasa kanya, yung kanyang binili, no? Unang-una, dalawa yon, isa na sa likod niya, isa ha, gamit niya, no? Mahaba yon eh. Hindi siya, kung ipipace to face mo yun, mahihirapan din siya. Kailangan from a distance ang kanyang talagang kung tatargeting niya lahat, no? Dahil pagpasok niya sa kwarto, siya yung naging barricade, hindi makalabas yung mga ano, at lahat doon ay tinadtad niya ng bala. So ang naging problema talaga doon is confine yung room at wala talagang ibang exit. Kaya sad talaga na napakahirap na lang talagang ang final decision mo doon is fight talaga. Pagkaguluhan 'yun, kumbaga
Kuyugin niya yun. Kuyugin yung nag-iisang gunner. No? Of course, siya naka-barrier. So, ibig sabihin, wala siyang kasama. Mabilis talaga ang kailangang decision making dito. Kasi ang nakataya dito ay buhay ng mga taong nasa gitna ng pinaka-highlight ng dilubyo ng buhay nila. Na makaharap mo yung high-powered firearm na decided yung namamaril. Kasi pagkaubos, palit ng palit eh. Unlike yung talagang hindi, tsaka hindi naman siya trained, no? Hindi siya trained. So, although talagang sa mukha, mga mukha ang tama. Kasi yung lola nga niya, binali niya sa mukha eh. Until now, nag-aagaw buhay pa yung kanyang lola. Pero ang pinagsimulan niyan talaga is bullying. Kaya, doon na naman tayo mag-umpisa kung anong hazard meron sa loob ng eskwelahan. Kasi yan ay mahabang panahon namin pinag-aralan yan. Kaya bago namin nakuha yung aming certification ng Certified Security and Safety Campus. Mm-hmm. Management ng Security and Safety. Mahirap na ano yan, maraming tinalakay dyan kasama na dyan. Yung pinagsisimulan lahat ng traumatic experience na isang bata, na isang estudyante. Drop out na siya diyan kasi nga binubuli siya. Siya at isa lang ang kaibigan niya na nakikinig sa kanya. Yung kaibigang nakikinig sa kanya inantok pa. So hindi nabasa yung huling text. Sabi niya, nakabili na ako marami, may baril ako, ganda oh. Mag-intay na lang sila. So wow. Yun. So, hindi na nabasa nung kanyang kaibigan na i-text mo na lang ako kung ano yung sasabihin. Para sa mga, Sir Jerry, sandali. Para sa mga ka-tune in lang, ano, may binanggit na magandang-maganda si Sir Jerry dito sa ano survival nga. Ano. Kanina, unang-unang sinabi niya, yung mga nakikinigtan sila, sila Jeffrey, sila Emerson Tierra, at sila Jason Peregrina, kailangan aware ka dun sa situation. Hindi, tama po ba sa Jerry? Hindi ka na sa shock. Aware ka, no? In control ka pa rin. Hindi ka na nawawalan ng loob. Pangalawang sige, Sir Jerry. Actually, Sir Jay, madidevelop natin yan through exercises. To practice. Through exercises. Oh, kasi kailangan yan dinidrill. So, even yung a simple locking system ng door, kunwari, narinig, nagpuputo ka na doon, di mo alam ang nangyayari. Dapat meron kang lock system ng ano mo, ng pintuan mo. Yung korteng little pyramid na sinusok-sok sa ano, no? Sinusok-sok sa ilalim ng pinto. And then i-barricade mo na yung pinto, no? I-barricade mo na yun. Kasi hindi mo alam ang nangyayari, nagpuputo ka na sa kabila. So tapos kung pwede nang ilabas sa mga bintana, which is yung ibang side ng building, ganun ang ginawa, nilabas na sa bintana yung mga bata at tumakbo na doon sa likod. So, kasi yung natin yung Sir Jerry, apat yung mga pinto, may mga additional lock. Yung bawa ibig nyo sabihin, Sir Jerry? Yes, may specific lock yan. Bukod doon sa lock ng ano, meron siya talagang pang-active shooter na lock. Okay. So meron siyang malaking, pwede yung malaking yung pinipintot. Oo. Meron ka bang additional na lock na ganun para meron ka sa ilalim, no? Sa ilalim yung parang may stopper ka doon, ano, may stopper ka na okay. Nakahoy. Bumabare nang ganun ba? May stopper ka doon. At saka meron kang sa active shooter kasi meron kang talagang nilalagay na malaking kahoy na merong slack doon sa gilid, magkabilang dulo para kahit banggain yun, hindi basta-basta. So, kasi isang klase ng barrier yun na maghahanap siya ng ibang kaya niyang mabilisan. Kasi itong active shooter to, hindi ito nagdi-delay. Hanggat maaari, continuous yung putok ng baril niya. Kasi yun ang natatanging kanyang objective na mamaril talagang hanggang sa hangganang maubos yung kanyang bala. Wala talaga siyang ano kaya... dito, pagka naka-face to face mo yun, talagang kailangan fight ka na. Yung sa tatlong technique na i-apply mo, run, hide, and fight. Fight ka na dyan. Wala ka na talagang choice kung hindi harapin siya. Kasi ang ano naman, pag nahawakan mo yung barrel na, ano,
At may iwas mo lang sa katawan mo yung pinaka nozzle ng barrel. Siyempre, hindi ka na rin tatamaan, di ba? Kasi naiiwas mo sa katawan mo. Tandaan natin, ang barrel, yung dulo ng barrel, doon lumalabas yung bala. So kung yan ay maiiwas mo sa katawan mo, wala nang tatama, hindi na tatama sa katawan mo yung barrel, yung lalabas na bala, kung sakasakaling ano, no? Matrigger niya, yep. No? Oh. So may mga technique din tayo binibigay sa mga magko-confront niyan dun sa ating third technique na fight. Alam naman natin pagka kanan ka, right-handed ka, siyempre pag nakakapit ka sa trigger. So ang pwede mong possibility na pwede mong ma-disarm yan is opposite dun sa kanyang kamay. Siyempre pagka ginanya mo yan, masakit na yan, mababali na yan, eh, di ba? So, okay. Pag hinawakan mo yung barrel, kung nasa kanan, face to face ka sa kanya, so yung kanan niya, kaliwa mo, di ba? Pag hawak mo doon sa barrel, dalhin mo na, itakbo mo na kagad sa kaliwa. So, ibig sabihin, mababali na yung kanyang trigger finger. Hindi niya siya makaka-trigger. At sa katanda natin, once na napigayan, kung automatic, ang dire-diretso yung bala niyan. So, kung wala na sa yung barrel, maubos yung bala, wala na siya, hindi siya makakapag-reload. Hindi na siya makaka-reload kasi ubos na yung bala niya, eh, di ba? Although yung kanyang ginagamit is 30 rounder. Siguro kung na-confront mo yun, nakaputok na siya sa ibang room, na-confront mo, hindi naabot ng 30 rounds yun, nagamit na. So, tama. Itulak mo sa kaliwang bahagi ng pwesto mo kasi nasa kanan siya. So, ang kanan niya, kaliwa mo eh. So, pag nahawakan mo yung bar, itulak mo sa side at itulak mo papunta sa kanya. So, ang mangyayari dyan, mababali yung kanyang trigger finger. Hindi siya... Of course, yun ay... Yan ay madaling sabihin, pero pinapractice talaga yan. Maraming salamat. It's not that easy. Ano? Hindi ibig sabihin, ganun kadali lang pala. Hindi. Pero may option ka na, instead of mamatay ka. May option yes. Ka na yung natapag mong gawin, no? So, oo, meron ka na kasi, tandaan natin, walang ibang nilalabasan yung bullet kung hindi doon sa dulo ng barrel, di ba? So, pag naiiwas mo sa katawan mo yung barrel, hindi ka natatamaan. Like, for example, dito ka tinutukan, no? Pag dito ka tinutukan, sabi niya, wala ka ng pag-asa. Di ba? Dito ka nito. Pero, pag tumagilid ka lang ganun, wala na eh. Oh. Doon na pupunta, di ba? Tumagilid ka lang ganyan. Sumahid ka lang. So, pumutok man yan, mabibingi ka, pero hindi ka natatamaan sa sentido. So, that's pag, it. Okay, yeah. Pagka, ano ka, wag kuya, oh, wag. Pagtaas mo ng kamay na ganyan, nakatutok dito, di hawakan mo na yung barrel, itulak mo na, tagilid mo na yung ulo mo, so hindi natatama sa'yo. Ngayon, kung 45 yan, caliber, pag hinawakan mo yan, hindi magrarak yan, so hindi puputok yan. Paano ba? Unless, paano ba yan pag 45 yun? Kasi pag 45 caliber, na may magazine, yung nagrarak kasi yung upper niyan eh, di ba? Nakikita mo gumaganon, di ba? Pag slow motion, gumaganon. So pag hinawakan mo yan, paano magrarak yan? Diba? So hindi puputok? Hindi po, pumutok man yan, hindi na siya mag... Isang putok lang yan kasi... Ah, hindi siya babalik ba? Hindi na siya. Actually, hindi nga siya... Oh, hindi bibigay yung impact niyan dahil hawak mo siya. Diba? Hawak mo yan eh. Paano siya magrarak para kumuha ulit ng susunod na bala? Diba? Hinawakan mo ganyan, kuya, wag. Oh. Pag gano'n mo, di iwas mo na yung ulo mo. So, doon na yung barrel. Di natatama sa... Eh, may mga technique na pwede namang ituro sa lahat ng... Yung lahat ng possibility na position. May tanong, may text dito, Sir Perry, no? May text dito, si yung kasama namin si Joey dito, nagte-text. Yan ba raw, tinuturo mo? Itong mga technique na to, tinuturo yes, mo? Yes, sa campus. Tinuturo mo, saan tao kadaming makikita? Pwede naman tayo doon sa ating website, ano? At saka yung ating Viber, no? 0928-4-9699. 0928-4-9699. At saka yung ating website 9999699. Ayan ah. Tapos yung ating website www.sarup.com.ph. Okay. Ano naman lahat ng detalye. Ulitin niyo 'to. Yung ibang tao mababagal ng sulat ko ngayon eh. www.sarup.com.ph. Ayan. Sarup 'yon, Sarup Search and Rescue Unit Foundation. Yung mga safety officers natin na gusto pang matutuhan o magdagdag ng expertise tungkol dito kasi sinabi kanina ni Sir Terry, mga nakikinig lang muli ngayon, no?
Hindi lang ito nangyari sa Amerika. Sabi kanina ni Sir Terry, nangyari na to sa Resorts World, di ba? Yes. Isa lang ang shooter. Dahil sa miscommunication, narate lahat, ayun na, ang laki ng disgrasya. Actually, maganda. Nung pumasok yung mga pulis doon sa Resort World, direkta sila doon sa camera so, sa command center. So, kita nila yung CCTV, di ba? Ang problema, nakikita nung PNP kung nasan yung ano yung gunner, yung gunman. Ang problema, hindi naman nila alam kung saan yun. O sino magsasabi? Eh lahat ng security tumakas na. Lumabas lahat ng security doon. Kaya nung ang ending noon, suspended lahat ng security kahit naka-day off. 103 security guards suspended. Dahil natakot sila, dahil kala nila this is an ISIS. Natakot. So pinuntahan, nakikita naman ng ano, nakikita ng PNP, ng mga investigador, nakikita yung tao. Pero paano mo ma-identify kung nasaan yung nakikita mo sa TV? Hindi mo naman kabisado yung building, eh, di ba? Saka sa Jerry, di ba? Pumasok siya to, through the gate. Eh. Hindi naman siya pumasok na namamaril siya. Pumasok sa back doors. Actually, wala namang intention pumatay yun. Kaya nga puro ang putok na is pataas. At saka, wala talaga intention pumatay yun. Dahil talo sa sugal yun, gusto niyang mandamay. Di ba? Kung napraning mabawi na yun. Natalo, di ba? Napraning ngayon. Ngayon, ang ginawa niya, sinunog niya yung table kung saan siya natalo. Sinunog niya. So, syempre, kakalat yung opponent. Nung mako-corner na siya, eh, lahat sinunog niya na yung mga carpet ng hallway papunta doon sa mga kwarto. Diba? Tapos, nakikita na sa fire exit siya. Eh, saan fire exit yun? Diba? Kaya, kailangan talaga dito merong tamang setup yung ating command center. Parang panic room. Palagi kong napapansin yan sa inspection namin, sa security survey, yung command center o kung nasaan yung mga nagbabantay sa CCTV, napakaluwag kahit sino nakakapasok. Dapat yan, may barrier yan, hindi mo nakikita yung loob, nakalock, double lock yan, dalawang pinto dapat ang dadaanan mo dyan, may mga finger scanning yan, at saka talagang kahit talagang pwersahin mo, hindi ka dapat makakapasok. Kasi nandiyan yung lahat ng monitoring system. Kung ako yung perpetrator, kung ako yung pinagplanuhan ko yan, mag-a-assign ako ng isang taong papasok sa CCTV para sunugin, patayin ko na lahat yan para hindi ma-record yung gagawin naming kalokohan, di ba? Alam mo, sa ganitong ating aspeto ng ating industriya, yung safety and security, kahit yung mga nasa military, yung mga nasa police, sabi nga nila, you have to have a mind of a criminal to catch the criminal. Correct. Diba? Hindi, kasi kung hindi ka nakakaintindi, paano ang takbo ng utak ng criminal, kaya pinag-aaralan lahat ng crime. Pinag-aaralan lahat ng klase ng iba't ibang pangyayari. At tayo nga, mahilig tayo manood ng mga CSI, diba? Yung mga andiyan yung mga investigation, yung mga detective story, kasi nga nakakakuha tayo doon ng mga vital na information and technique para natin apply. So sa atin naman sa Pilipinas, hindi naman ganun ka-complicated, pero much better kung marami tayong stock knowledge, ano, para lahat ng angulo pwedeng gawin yun, pwedeng ganitong gawin niya, pwedeng ganyan. So dapat marami kang angulo para pagka nagbibigay tayo ng lecture sa ating mga safety and security practitioner, eh lumalawak yung kanilang kaalaman. Palagi, alam mo, Idol Day, ang laging nakakalimutan nila. Tatlong bagay kasi ang binabantayan ng security. Doon tayo muna sa security. Yes. Security, binabantayan personnel, tao. Okay. Pangalawang binabantayan, properties and lahat ng pag-aari ng ating pinagsisilbihan, ano? So, ang lagi kong tinatanong, yung pinaka-importante, ano yung pangatlo? Palaging sablay yung sa training niyan, yung mga nag-exam, palaging dyan bumabagsak. Nakakalimutan yung pinaka-importante yung pangatlo. Which is, may idea ka ba, Sir Jay? Tao, binabantayan. Properties and mga gamit, binabantayan. Ano yung pangatlong pinaka-importante sa lahat na binabantayan ng security? Yung buhay? Am I right? Buhay, nandun na sa personnel yun eh. Tao. Tao at bagay, binabantayan, di ba? Yung ating facilities, yung ating properties,
kotse, bahay, condominium, lahat ng properties binabantayan yan. Diba? At saka yung tao. Pero may critical dyan, yung pangatlo. Palaging nakakalimutan ng ating ng mga nag-aaral ng security. Which is, sasabihin na natin. Sige sir, Secretary. Yung information binabantayan. Okay. Very vital ang information. So ano-ano yung mga information na yan? Diba? Yung basic, yung mga security, pag tinanong mo, ah, sir, magandang umaga po, saan po tayo? Saan po tayo pupunta? May hinahanap kasi ako dito, yung may pumasok ditong kotse na itim eh. Ah, yung ba sir, yung ano, yung, ako may kasamang babae, nakita namin, daming mga babaeng sexy. Sir, yung 167 na plaka. So, sabi ko sa inyo, doon pa lang, may violation na yung security. Bakit? Hindi naman tinatanong yung plaka. Tinatanong kung sino yung pasahero eh, di ba? Very vital yung mag-deliver tayo, magbigay tayo ng hindi naman kailangan i-deliver na information. Kahit na nung hingin nila, dapat mauna tayong kumuha ng information sa kanila. Sino po sila, sir, para for the record lang po, sa sino po yung bibisitahin nyo? No, mga ganun ba? Tapos yung mga, yung sa CCTV, yung mga files dyan, dapat hindi nakakalabas yan. Yung pinag-uusapan ng mga VIP, pag naandun ka, nakabantay ka, dapat pasok dito, labas sa kabila. Wala kang kailangang i-memorize para i-marites mo yan. Sabi nga, pinakamadaldal daw na tao yung nasa security. Kasi bakit? Punong-puno ng impormasyon ng utak. Painumin mo lang ng konti, magsasalita na. Ikukwento na yung buong history ng binabantay niya, which is napaka-critical. Nakakatakot na dyan. Yan ang trabaho ng mga nasa intelligence natin na paano kumukuha ng impormasyon sa mga malumanay mag-isip na thoroughly nabigyan ng briefing dito sa point ng pag-iingat ng pag-divulge ng mga information. No? So isa yan, so critical yan dun sa ating security aspect. Sir Jerry, sa tingin ko hindi natin matatapos to at hindi tayo makakapunta ng rescue kasi ang dami na tinatanong sa akin dito tungkol sa security. Sige, i-entertain na natin yung mga tanong. Pero habang bago ko dyan itanong, no, gagawa lang ako ng commercial. No? Okay, ang All okay. About Safety po ay dala sa inyo ng JLF Project International Inc., mga experienced riggers, transport contractors, creating contractors. Kaya kung may mga planta kayo nililipat, bubuhatin, i-create JLF Project International Inc. Kung meron naman po kayong gustong mag-training po sa rigging, forklift at crane, JLF Training and Assessment Center po. At of course, ang All About Safety. Ang ating pong guest ay si Sir Jerry Carual. Ang ating pong topic ay tungkol nga po dito, how to survive in an active shooting scenario. At itong mga security matters na pinag-uusapan po natin. So, sa mga nakikinig po natin sa atin, sabihin niya lang po ang smile and be safe at kayo po ay mananalo ng mga loob. Ngayon, balik po tayo sa security naman, Sir Jerry. Ngayon, meron na po bang isa pa eh, nung araw pa po, sinabi niyo yung Resort World, meron na naman doon nung, natatandaan niyo ba yung Las Palmas ba yon? Yung lumusog yes, naman sir. Yung mga yes. Abusayap? Di, parang, kidnapping. Parang may lapse din yung security noon, dahil biglang, hindi naman ho masyadong madami yon. Eh, ano ba po nangyari doon base sa inyong informasyon? Bakit po nagkaroon ng na-hostage ho lahat yung turista at nadala sila ng Mindanao and nandagan na ho sila sa may bandang Palawan? Unang-una kasi, Idol Jay, ganito yan. Yung pangyari yan ay planado. Siyempre, lahat ng criminal activity pagka merong plano. Alam mo kung iisipin natin ano? Yes po. Yung mga may criminal mind, minsan mas matatalas pa 'yan eh. Mas yes. Malupit pa magplano 'yan eh. Mm-hmm. So kaya nga sabi ko nga kanina, 'di ba? You have to have a criminal mind to anticipate yung malalim ka din mag-isip, no? Okay. So siyempre planado 'yan at saka armado 'yan. Kahit na apat 'yan eh kung puro high powered para mandali, tapos may mga granada pa, no? Ang importante lang dito is yung ating alarm system. Yun ang kulang doon sa kay lighting system. Oh, yun ang okay. Nakita kong lapses nila eh. Kasi kung merong bantay doon at takot siya, kailangan meron lang siyang isang switch na malakas na gawin mong umaga yung lugar na yun. Pag hindi,
magtakbo, magtaguan din yung mga yan. Dahil tapos, kompleto ka ng documentation. At saka yung alarm system, lahat ng kwarto, i-briefing mo yan. Kasi alam naman natin, ang target yan is yung mga foreigner. Pagka ganyan is mga high-end na resort yan. So, dapat high-end din yung ating preparation sa alarm system at yung warning system natin. Paano? Dapat meron kang color coding ng ano, at least meron kang dalawang bumbilya dun sa loob ng kwarto. Pag nakita nilang pula yun, eh magtago ka na. Ha, pwede ka. Magtago ka na sa pagtataguan mo. May early warning. So, tanong ko, Sir Jerry, kami, mga anak ko, babae, no? Mga kadalit, apat na babae yun, mga dalaga na lahat halos yun. Kung kami magpatanungin kami ng excursion, ano sa tingin mo ang hahanapin ko doon sa mga, kasi nasi-search naman eh, na, saan ako pupunta? Kasi minsan gusto ng mga wife, ng mga misis natin, no? Yung bang nature, yung wala nature, naman tao doon, eh paano kung bigla na lang, alam mo na, di ba? Paano kung makakatawag doon, walang signal, maganda bang mag-excursion doon sa gano'n, mag-outing doon sa gano'ng mga pasilidad, yung walang signal, wala lahat. Ikaw, based on you as a security expert. Well, kung ako ay, kung plaplanuhin ko yun, unang-una, palagi kong iniisip yan yung escape plan. Ano pa? Okay. Worst scenario. Hindi ako, kumbaga, sabihin mo nang paranoid ako, no? Pero tinitingnan ko dyan lagi yung escape plan. San ba beteng tumakas dito kung merong lindol, merong sunog, mabilis bang tumakbo palabas? Kung merong shooter dyan, merong kidnapper dyan, o merong di magandang pwedeng mangyari dyan, ano ba, saan ba yung escape plan ko? Saan ba ako tatakas? Palagi nating isipin yung, kasi ang pag-survive ay pagtakas yan. Pag hindi mo matatakasan yung kaharap mo na dilubyo, kaharap mo na threat sa buhay nyo, kung hindi mo kayang takasan yan, yan ang ending mo. Kaya kailangan talaga pinaplano yung pagtakas, saan tatakas, anong waypoints, anong pwedeng sakyan, kaya ba yan kahit na nakayapak ako kasi wala nang time, talagang kailangan tumalo na ako dyan. So alam mo, then syempre bago ka mag-reserve ng iyong mga gustong puntahan, tingnan mo na yung history ng lugar na yan. Marami bang crime na nangyari dyan? Ano bang mga kalapit niyan? Maganda nga yung resort, pero pag tinignan mo, ang kalapit dyan, puro mga squatter area sa paligid. Di ko naman sinasabi na yung ating mga naninira. Informal people, ah. Tama yan sa ano mo. So, kailangan pagka meron kang iniisip na getaway na lugar na gusto, ang inyong objective ay magsaya, eh dapat zero hazard ang hanapin mo. Diba? Zero hazard. Number one, malapit sa mga pwedeng tumulong. Akong naalam ko kagad, meron bang available na ambulance yung pinakamalapit na ospital dito? Meron bang burn unit? Diba? Mm-hmm. Kasi kung sunog, malapit nga yung ospital, wala namang burn unit, mamamatay din ako. Kung ako ay nasunog ang katawan ko, mamamatay din ako dyan kahit napakalapit nga, diba? Meron man lang bang AED yan? Yung clinic dyan? Yung bang resort na yan, may mga trained personnel? Diba? Yung bang mga security dyan, nasa maayos na training? Alam mo, hindi masamang magtanong sa mga security, anong training nyo? Saan ba? Sino may ari ng security agency nyo? Diba? So, doon pala kahit meron kang konting info at saka matahimik naman dito, sir, tahimik naman dito, pero nakaready naman po tayo. Siyempre, titingnan mo yung capacity nung magpo-protect sa'yo. Pero kasi doon ka pupunta, inaasahan mong mapoproteksyonan ka ng mga nagbabantay, even mga bellboy, di ba? Nag-ingat ka nga sa lugar, maganda nga yung lugar. Ang mang bibiktima naman sa'yo, yung mga bellboy mismo, di ba? Mambabasto sa mga anak mo, magnanakaw sa'yo, di ba? So dapat yung munang kasama mo dun sa loob ng pamamahay na papasukan mo, di ba? Kasi siyempre, kilala na may manager, siyempre, di ba? Kung ganun ka makipag-deal sa iyong pupuntahan, tsaka siyempre, magtanong ka na mga kasama namin, saan ba safe pumunta ngayon? Huwag ka masyadong malayo kasi pag tatakas ka, mahirapan ka tumakbo. Masyadong malayo. Pwede ba yung kwartong kukunin namin, pag tumalun lang ako sa bintana, nandun na yung sasakyan. Diba? Okay. Yung mga ganun, diba? Yung, pwede ba ang may bibigay mo ba sa akin yung kwarto na yon, yung malapit sa
sa Esir. Mm-hmm. Diba? So syempre, maganda yung lugar, pero isipin mo, yung strategy mo pa rin sa pagtakas. Maganda nga eh, doon ka naman nilagay sa third floor, palayo-layo, di ba? Maganda nga. Sir, maganda rin, oh. Maaliwalas, oh. Pa talagang environment, oh. Kaya lang, puta, eh, maglalakad ka ng kalahating kilometro naman. Di ba? Yun. Hindi practical, di ba? Tapos ayaw papayagan yung sasakyan mong papasukin doon sa malapit sa ano. Huwag ka pumayag. Kasi yun ang escape plan mo. Di ba? Importante lagi yung andyan, ready tayo. Tapos ito, very basic. Saka, ano yan? Pagka pumunta ka sa isang resort at may dala kang sasakyan, palagi ka naka-combat position. Ibig sabihin, yung sasakyan mo hindi baliktad. Tatakas ka, atras ka pa ba? Dapat ayusin mo na. I-ano mo na, yung ipwesto mo na yung sasakyan mo in a combat position. Ibig sabihin, pagsakay mo, arangkada, nasa palabas ka na. Di ba? Very basic yan. Kalimitan dyan, pinababayaan pang matakpan yung sasakyan. Di ba? Biglang may kaharang doon na bisikleta. Kung ano naman nakaharang. Di ba? Puno eh. Anin mo, kung ganun, maghanap ka na ibang kwarto na naka-combat position ka, na pagsakay nyo, paghagis mo ng bag, paghagis mo ng isang bag mo doon, ah, yung pinaka-go bag mo doon. Kasi iba yung mga pambihisan nyo, pero iba yung go bag. Ibig sabihin, nandun yung survival natin. Daladala mo yan. Na pitong araw, makakasurvive kayo buong pamilya kahit na ma-stack up kayo kung saan. E yun, kagad ang kunin mo at ihagis mo agad yun sa sasakyan mo na naka-combat position, ha? Tapos naka-remote na. Tapos, sakay na kayo, latak mo na kayo kagad. Within a matter of 2-3 minutes dapat, wala ka na sa lugar. Kasi, tandaan natin, oras ang nagbibigay ng pagkakataon para tayo ay maging safe. 'Di ba? Kung hindi natin controlled ang ating time of our escape. Yes. 'Di ba? Hindi natin ma-estimate. Estimatein mo na kahit ikaw, hindi mo naman kailangang i-drill yung pamilya mo eh. Sweetheart, magdi-drill tayo, tatakbo tayo sa kotse. Hindi naman kailangan. Kahit ikaw na lang, parang practice mo lang, bigla kang tumakbo sa bintana. Pagpasok mo, yung pinaka-the best na pag-shoot mo ng susi, dapat wag ka nang paano-ano sa... Dapat, pag, kung may remote ka na, open ka agad, start ka agad, di ba? Saka check mo yung ano. Ako, I recommend, pagka nasa resort kayo, lalo malayo, no? Bago kayo mag-check-in, dumaan ka na sa gasoline station at total, kasama naman sa budget yan, i-full tank mo na yan. Diba? Kasi tatakas ka nga, tapos eh, nakatakas ka, tapos naubusan ka naman ng gasolina. Inabot ka rin ng mga kriminal, di ba? So, siyempre din tayo, kung naman tayo ay merong, may LTOP naman tayo, may lisensya naman tayo, may permit to carry tayo. Better have gun and not use it. Di ba? Mm-hmm. But you need one and you don't have one. Di ba? Pabuti na yung meron ka na hindi mo magamit. Kaysa naman kailangan mo, eh wala ka. Di ba? Anong suporta mo ang gagamitin dyan? Wala ka man lang pang ano dyan. Tapos mayroon tayong mga binibigay na basic self-defense sa mga kababaihan, ano? Sa mga dalaga. Maganda, tapos, maganda. Sige, go ahead. Tapos ano yung EDC nila, yung kanilang everyday carry. So isa doon, very critical, yung ating tactical ballpen. Yung ating tactical ballpen is a aircraft metal. Ballpen siya, nakakasulat, no? Pero pag hinawakan mo siya, magkabilang point, matilos, pointed. So, pwede mo siyang igamiting weapon. Alam, tandaan natin, ang ballpen, standard ballpen, pag kahit anong lakas mong ihataw sa katawan ng tao, mababali yan. Kasi plastic yan eh. Pero yung aircraft metal, babaon. Babaon yan. Kahit sa ulo, babaon yan. So, yan sa isa sa pinaka-basic na binibigay namin yung tactical pen sa mga kadalagahan, sa mga teenagers natin, sa pag school natin. Pag nag-enroll sa'yo yan, meron ng... Kasama na yung training, self-defense, yung basic movement, paano ka yung aagawan ka ng bag, pinaka-the best, umupo ka kagad. Pagka aagawin siya yung bag, umupo ka. Hindi niya maaagaw basta-basta. Tingnan niya, practice niyo. Yan pinaka-basic lagi namin sinasabi. Pag kami mga aagaw ng verbo, umupo ka kagad, huwag ka makipagtalo na nakatayo. Pag umupo ka, mahihirapan siya. May portion eh. Ngayon, kung talagang ano, talagang masasaktan ka na, ihagis mo sa malayo yung bag para yung bag ang interest niya, hindi ikaw. So pag inagis mo na, kunin niya, makakatakbo ka na.
Pero lagi namin sinasabi, pagka inihagis mo na yung bag, nakaganon pa rin yung balisong sa'yo o yung kutsilyo, ibig sabihin, hindi yung bag ang kailangan. Talagang merong interest, meron talagang personal galing sa'yo yan. So, diba? Kailangan kasi ma-identify mo ano talagang objective nitong taong may gustong gumawa ng hindi maganda sa'yo. Kailangan matalas po tayo dyan. Hindi naman, yung ating mga peripheral vision, like for example, nakaharap ako dyan, nakikita ko to. Huwag tayong maging relax, lalo pagka nasa public place, huwag tayong text ng text. Diba? Magbigay tayo ng time, kung may tawag, may text, gumilid ka muna, tumabi ka, na ang likod mo ay pader. Bakit? Eh, walang kalaban sa likod, pader. Diba? Yes. Walang kalaban, kasi may nag-text, kailangan mo sagutin, huwag dun sa naglalakad ka. Gumilid ka, at ang likod mo ay pader, para kita mo lahat yan. Diba? Kung may threat, pasok ulit yung cellphone sa loob, lakad, lipat ng ibang lugar na maliwanag. Napaka-basic ng ating binibigay ng mga training, ano? Lalo yun sa mga ganyan. Sir Jerry, anong tawag sa training na yan? Para di may nag-text na naman dito yan. Ano yan? Ano po, personal... Ano po? Ano yung tawag dyan? Personal and home disaster survival. Personal? And home disaster and home survival. Disaster survival. Ilang ano daw po yan? Ilang oras yan? Pwedeng yan hanggang 4 hours, no? Pwedeng 4 hours yan. Pero four kung hours. Kung dadagdagan natin nung response, yung bang reaction sa isang incident, like for example, sa lumang bahay, mayroon na sugatan, may nag-collapse, dapat nakaka-survive ka nga, pero sabi nga natin, kung makakatulong ka din naman, eh bakit hindi, di ba? So dadagdagan natin yun ng initial intervention sa isang basic na first aider, na at least kaya mo malang iligtas yung kasama bahay mo, yung nasa resort kayo, nabulunan, ha? Kumain ng malaking steak, na-choke. So, dapat meron ka malang knowledge yan. Hindi yung papanuorin mo yan at iiyakan mo na lang. Diba? Kasi correct. Nagsasaya nga kayo dun. Kung wala man lang kahit isa sa inyong nakakaintindi dun, kawawa naman yung buong pamilyang nagsasaya na wala man lang kayong na-ready na nakakaintindi. Diba? Eh, bakit naman hindi kayong lahat ay umattend ng training, no? Eh kaya nga tayo nandito, Idol J, alam ko naman na kasali ka dun sa ating ginagawang kurso, no? Yung ating advocacy na magturo sa ating mga kababayan na iligtas ang sarili at iligtas ang pamilya. Kasi nga ang aming foundation, ang sarap, ang aming talagang objective is to make every able and willing Filipino to be a rescuer. Wala na pong i-rescue kung lahat ng Pinoy rescuer na, 'di ba? Eh kung zero knowledge ka, eh, hindi ka na nga kasali dyan, zero ka pa. Eh, parang hindi yata katanggap-tanggap sa pamilya mo yan na kayong lahat, pag may nangyari, wala kayong alam, zero. Pangit. Pangit yung ganun. Dapat ang buong pamilya, kahit man lang yung team leader, yung tatay, yung kuya, eh merong knowledge sa mga ganitong sitwasyon. Kasi ito ay hindi naman ganun kakomplikadong pag-uusapan. Ngayon, kung medyo gusto mo ng medyo may level yung iyong skill, eh yun, you have to take appropriate course para ma-level up ka dun sa gusto mong maging na isang tagapagligtas o lifesaver, di ba? Pero kung yung survival lang, self-sustainability lang, yung the art of survival, yung sarili mo lang may survive mo, eh di pwede naman pag-usapan, di ba? Eh parang kaso lumalabas makasarili ka eh. Gusto mo ikaw lang sa bagay, before you can help other people, you have to survive first, di ba? Correct. Critical yung survival. Pa, Sir Jerry, meron pang isang accident ito recently. Yung fast craft doon sa Pulillo Island. Yes. Tunog yung fast craft eh. And then may mga ano mo, archipelago tayo eh. Katulad ko, hindi ako masyadong strong swimmer. Uh-huh. Mahina ako mag-float pero nakakapag-freestyle lang ako. Ano, yun lang ang alam ko. Ano mapapayong dyan sa mga katulad ko? Eh, alam nyo, kahit nasa ang klase ng bihikulo, no, ang lagi namin ina-advise, once you are traveling, you have to be aware of any untoward incident. Huwag kang matulog. Ngayon, kung meron ka namang kasama, eh magtoka-toka kayo. Huwag kayong matulog. Kasi pagka may danger, hindi ka na magigising.
So, wala ka na. Sa bagay, sabi nga nila, masarap nga yun. Kung ma-aksidente, tulog ako, hindi ko alam ang nangyari. Pero, kailangan maging aware tayo. Pag nagbibiyahe, kahit na sa bus pa yan, sa barko pa yan, sa aeroplano yan, ano mang klase ng pagbibiyahe mo, dapat alerto ka. Kasi, kahit ikaw ay, kung mag-isip ay napaka-safe na, diba? Defensive driver ka na nga, diba? Sobrang safe ka na nga, hindi ikaw ang magbibigay ng indulto eh. Yung mga salbaheng driver sa kalsada, yung mga pabayang kapitan ng barko, yung mga crew na walang pakialam sa pasahero, yun ang magbibigay ng disgrasya sa iyo eh, di ba? So, kailangan aware ka kung nakita mong, oh, di ka, may usok na. Pag may usok, may apoy kasunod. At kunin mo na yung life vest mo, di ba? I-assemble mo yung pamilya mo, ready na kayo, anytime. Baka hindi nila kayang supilin yan, di ba? O kaya kung alerto ka, babangga yung barko, hindi ba nakikita ng kapitan? Teka, ready tayo, dun tayo sa dulo. Takbo na tayo sa likod, di ba? Kung ikaw ay alerto, hindi ka kasama sa mga mabibiktima. So, lahat ng klase ng indulto ay... ganito yan, Idol J, ganito yan. Ang aksidente ay parang thumb mark. Meaning, walang kapareho ang bawat aksidente. Meaning, walang eksperto dyan. Yan ay continuous study. Ano mang klase ng sugat, dilubyo sa katawan, ay kakaiba. Ano mang klase ng aksidente, ay kakaiba. Wala pong kapareho yan simula ng nilikha ng Diyos ang mundo hanggang sa matapos ang mundo. Ha? Walang magiging magkaparehong aksidente. Kahit nasabihin mo, di, ganyan-ganyan din yung sasakyan, ganyan-ganyan din yung oras. Yung tao, ganyan din ang edad. Hindi, walang magiging magkaparehong. Each and every accident is unique. Kaya, kung ating pag-iisipan, pag-aaralan kung ano ang klase ng depensang gagawin natin, kung specifically sa isang klase ng insidente or aksidente, hindi natin yan hindi natin magagawa ng template. Kumbaga, pag ganito nangyari, ano ba gagawin? Ganito? Walang template. Ang bagsak niyan is be aware of anything that can happen, especially kung nasa labas ka at magta-travel ka. Maging aware ka, maging mulat kang mata, wag at ikaw ay magbantay hanggang makarating ka sa iyong destinasyon. So, lahat yan pinaplano. Diba? Planuhin nyo yan. Katuloy, yung mga tourist bus, kami, naglalagay kami ng medic dyan. May tourist medic dyan. Tapos, mayroong communicator dyan. May nagra-radio dyan. Kung maalala mo, yung isang bumiyaheng taga Cavite, ano? Isang buong barangay na taga Cavite, kagawad, chairman, lahat. Ang daming patay, tatlong kagawad. Yan. Anong nangyari? Yung bus, humaharurot, nagmamadali dun sa eskarsyo nila. Diba? Tapos, nandun ka pa sa safety, meron kang disaster manager dun na dadali. Lahat, diba? Buong munisipyo na andun. Eh, kasi sabi ko nga sa kanila, kasi that time, 1 week after dapat iti-training namin. Eh, kaya lang na-aksidente. So, na-delay ng one month yung aming training sa kanila. Hindi natin masabi. Sana na-training muna bago nag-iskarsyo. Wala eh. Hindi nangyari. So, sabi ko, pagka ganyan, may biyahe, isa pa, yung mga estudyante na may training ng NSTP, di ba? Ha? Inilalabas pa ng campus para kung saan-saan magpunta, mag-training, na-aksidente, daming batang patay, di ba? So, yung mga ganyan, yung mga ganyan, ang sabi ko, basic dyan. Marunong ng first aid yung mga bata, meron kang inassign na medic, at meron kang yung mga responder mo, hindi dapat lahat nakasakay dun sa bus. At may communication system, at merong lead car. Sinong sakay ng lead car? Yung namumuno ng NSTP o sinong program director nandun sa lead car. Kasi siya nagko-control ng speed. Yung bus driver na bugok, hindi siya pwedeng lampasan yung lead car. Kasi na-radio niya, bakit ka nagmamadali? Gusto mo ba akong i-overtake? Ako nagmamanage ng speed dito para sa kaligtasan nating lahat. Ayun. Kung walang ganun, malinaw na naghahanap ka ng disgrasya. Yun, sa excursion, yun ang kailangan, may lead car. Dapat may lead car at merong backup na nagmamasid kung sino yung mga ano. Kung so, ma-aksidente man ang kung sino man ang accidental talaga, pumutok ang gulong, merong nagba-back up. Diba? Eh kung doon lahat nakasakay, isang bus lang. Diba? So base sa sinasabi mong yan, Sir Jerry, no, kung yung anak ko, no, limbawa, mag-excursion, 18-year-old,
So bilang magulang, minsan tanungin ko na rin kung anong bus company yun. Kung nakapagbiyahe. Hindi lang yun. Hindi lang yun, Idol J. Hindi lang yun. Ano ba? Paghatid mo sa school, tanungin mo, saan lugar ba yan? Okay. Tapos, i-observe mo yung driver. Kahit naman, hindi mo naman siya kausapin, makikita mo naman kung gaano ka tinuyan. Magsalita ka lang ng isang salita sa kanya. Malalaman mo kung brusko siya, lasing siya, di ba? Ma-assess mo. Kasi, nakasalalay dun sa driver ang buhay ng lahat ng bata, including your daughter. Di ba? Okay. So, kumbaga siya yung taga-Saguan eh. Di ba? Sabi, tika muna, dadalhin mo yung anak ko. Gusto kong makita kung sino yung driver niya. Di ba? Na-check ba yung sasakyan? Di ba? Yung ating standard na checking. Tubig, brake, battery, gasolina. Di ba? Standard tayo checking ng sasakyan eh. Kasi ipinagkakatiwala ko sa iyo yung anak ko. Gusto kong malaman kung maayos yung sasakyan niya. At especially ikaw bilang isang driver. Mm-hmm. Di ba? Yung teacher, yung professor, meron po bang lead car ito? Sino po magmamanage ng speed? Di ba? Palagi yun ang tinatanong ko. Sino magmamanage ng speed ng bus na yan? Dahil sabi mo, marami naman na alam tayo na aksidente sa bus, no? So, might as well, pag-isipan na natin yan, kung ano yung pwede nating gawing precautionary measure, na sana man lang, kayo yung nasa lead car at kayo nagmamanage ng speed at may radio kayo connecting dun sa bus at saka yung isa pang vehicle na nasa likod na supposed to be nandun yung inyong mga response kit. Kompleto kayo ng gamit to ng inyong parang hindi man siya mukhang ambulance pero lahat ng gamit sa emergency nandun. Of course, meron din dala yung medic mo sa loob ng bus na nasa katawan niya, no? So yun yung mga basic na pagka nakita kong wala yun, hindi ako mag-aatubiling, hindi ko na isama yung anak ko. Yes. Paliwanag mo rin sa kanya na anak, hindi ako kampante. Kung gusto mo, mag-e-effort na lang at ihahatid na lang kita kung saan yung lugar na yan. Kung saan kayo mag-excursion. Di ba? Okay. Especially, lalo kung bibiyahe pa ng aeroplano. So, maraming danger din dyan. Yun namang mga makakaharap niya. Anak, huwag ka basta-basta makikipag-usap. Lalo na kung walang guidance ng inyong team leader o ng professor. Huwag kang lalayo sa team. Huwag kang mag-explore ng sarili mo. Especially, hindi ka taga dyan. Bagong first time mong tumapak dyan sa Palawan, first time mong tumapak dyan sa Boracay, maraming loko-loko dyan na magaling mag-estimate kung sino yung mga bagito. Ha? Titingin mo, bagong-bago to. Diba? Pagsasamantalahan yan, gagawa ng hindi maganda, pag-iisipan ng hindi maganda. So, para hindi ka pag-isipan ng hindi maganda, dapat alerto ka at alam mo ang mga movement mo at meron kang basic self-defense and meron kang ding simple equipment. Yung ballpen na Idol J, tactical ballpen. Tactical ballpen, yep. Hindi yun pinagbabawal sa aeroplano. Kasi ballpen siya eh. Pero kung tutuusin, weapon yun. Diba? So, yung mga ganong basic na equipment and knowledge, skill, no? Dapat turuan natin. Kasi tandaan natin, hindi tayo palaging katabi ng ating mga mahal sa buhay. Kailangan marunong silang makapag-sustain ng kanilang sarili. At kung tayo ay nandito sa industriya ng safety, ay napakapangit na makaka-experience yung ating mga mahal sa buhay ng hindi magandang experience. Kasi ito yung paulit-ulit nating tinatalakay tapos mapapahamak yung hindi magandang pakinggan. Diba? Dapat tayo ngayon maging example eh, na ang buong pamilya ko ay train. Ang buong pamilya ko ay may pagmamalaki ko na hindi mapapahamak. Kasi halos linggo-linggo, araw-araw, habang kumakain, pinag-uusapan namin yan. Diba? Mag-ukol tayo ng oras habang kumakain, merong 5 minutes man lang sa safety, di ba? Hindi yung bago kumain, dati bago kumain, magdadasal eh. Bago kumain, nagpe-prayer eh. Ngayon, bago kumain, pipicture lang, bibidyohan yung ilalive pa yung pagkain. No? Nawawala na yung essence ng ating matinong pag-uusap sa hapagkainan. Yan yung pinaka-the best time na pag-usapan ng lahat ng possibility na maiwasan natin yung magiging danger ng ating buhay sa mga kapaligiran natin na minsan hindi ka nais-nais. No? Okay. So, kung ikaw Jerry, ay gusto mong makasurvive eh. Yes, pero alam mo, medyo malapit na tayong magtapos, di ba? And, okay. We have about 6 more minutes. Pwede mo bang okay. I-discuss muna ulit bago tayo magsara yung
yung Search and Rescue Unit Foundation o SAROOP sa ating mga taga-Pagarig. Okay. Pag-ulit ng puli. Mga kababayan, lahat po mga listener ni Idol J, ano, alam niyo naman natin na ito ay safety ang ating pinag-uusapan. Ang aming pong foundation ay nagsimula noong 2010, no? Okay. At nung pong inumpisahan namin yan ay ang nasa isip namin, ang objective namin talaga ay turuan, buhayin ang ating mga kababayan at kung pwede lang lahat ay maging rescuer. Kasi sa tinagal-tagal ng panahon ng aming pagre-rescue, inisip namin na hindi naman kami tinatamad na o napapagod. Pero bakit naman tayo mag-iintay ng dilubyo pa? Diba? Bakit natin intay ng disaster? Puntahan natin yung mga taong madidisgrasya pag may disaster. Turuan natin kung paano labanan yan para mabuhay sila. Hindi yung every time na pupunta ron, maghahakot ka na lang ng kadaver, magbibilang ka lang patay, mag-uukay-ukay ng kapwa Pilipino mo. Hindi po magandang experience yan para sa amin. Kaya inisip namin na turuan na sila at buhay na sila. Ang Search and Rescue Unit Foundation po ay binubuo ng mga active retired and reserve military, mga PNP personnel, BAP personnel, mga teachers, mga doctors, registered nurse, mga emergency medical technician, mga rescue specialists, mga mountaineers, mga IT expert. Lahat po kami dito nagsama-sama para makapagbigay ng aming share sa ating mga kababayan na sila ay matuto na mailigtas ang kanilang sarili bilang tulong na rin sa pag-survive ng ating minamahal na bayan na walang masyadong maraming malagas pagka meron tayong disaster. Kasi tayo po ay nasa Ring of Fire, 23 typhoons every year po ang ating binabantayan taon-taon. So hindi po tayo bansa na ano, palagi po tayo may kalaban na natural in nature, ano? At saka tayo pa ay napakaraming fault line. So might as well na dito po tayo sa lugar na to. Kailangan pong alamin natin, kilalanin natin ang sinong ating magiging kalaban at gaano kalakas yan. Worst scenario po lagi ang ating i-apply para kung kaya nating lusutan ang worst, sisiw na yung simpleng dilubyo. Wala tayong drill sa umaga, Sir Jay. Puro gabi kasi sabi nga natin, if you can survive the worst scenario in nighttime, sisiw na lang sa'yo lahat yan. So, pagpapatuloy po ng aming advokasya, yun nga, may partner po tayo ngayon na bukod sa ating mga ibang partner na broadcast na yung UNTV, yung SMNI, yung DZXL, DZBB, at yung Philippine Star, pinaka-latest po yung Manila Times, at ang advocacy po natin magturo sa mga pamilya na gustong matuto, libre po yan. At kasama isang nag-volunteer na magtuturo, no? So asahan niyo po na kami ay magbibigay ng aming kaunting kakayanan para maligtas po tayong lahat at lahat po tayo maging safe, sampu ng ating miyembro ng pamilya. Bago tayo magtapos, last 3 minutes, pwede nyo rin po silang imbitahan, di ba? Pwede po silang humapol ngayong bukas, Sabado at Linggo para maging mga trainer po para dito sa Search and Rescue Foundation. Sige po. Okay. Hiniimbitan po natin yun sa mga nakikinig na ating member nationwide ng Search and Rescue Unit Foundation, ng National Society for Search and Rescue, at saka yung National Network Enthusiasts for Telecommunication of the Philippines or NetPH. Lahat po ng miyembro niyan ay binibigyan po natin ng libreng trainers training, ano? At ang tanging commitment po diyan ay mag-join, makapagturo at least twice a month or kung gusto niyo once a week, at meron po tayong weekender na magtuturo sa ating mga family na ipapublish po ng Manila Times as partner, no, para lahat po matuto na, lahat ng pamilya matuto na. Basically, yung communication system, turuan din natin kung paano mag-radio pag nawala ang mga signal, no? At saka yung basic life support, yung ating mga first aid dyan, yung common emergency, mamanage na sa bahay. At, tulad nga sabi ni Sir J, pag nag-outing kayo, at least knowledgeable ang buong pamilya sa anumang peligrong pwedeng kakaharapin. No. So yun, Idol J, maraming salamat sa pagkakataon. Maraming salamat. It's at saka, ano, nakahanda, tawagan mo na. Yung oras lang ang ating programa, eh, no? So,
na next schedule ulit natin, no? So yan po ating guest po, si Sir Jerry Carual. So ito po si Jay Pereira, no? Nagsasabi sa inyo, smile and be safe. So Sir Jerry, see you tomorrow at 8 o'clock. Okay. At ito po, i-play natin po. At sana, may share na natin sa YouTube, Joey, no? I-post ayos, sa ayos. FB natin. At dumami pa yung naman, live siya sa DWBL okay. 1242 AM, no? So, yes, Sir Jerry, saludo po ako sa inyo. Mabuhay ka. Okay. Mabuhay sige, po, pagpatuloy mo, Sir Jay. Ano ipagpatuloy ba? Mo yung iyong ipagpatuloy mo yung iyong mga magandang adhikain at alam kong napakarami mo nang natutulungan sa iyong programa. At anytime, text away lang ako. At anytime gusto kong mag-share, nagpupunta pa nga tayo sa ibang lugar kung bakit hindi pa sa broadcast na rin. Mas maraming nakikinig, mas maraming matututo. Habang dumadami po ang natututo, dumadami ang maliligtas. Yan po yung ating inaasahan. Okay, so Jerry, smile and be safe. Salamat po. See you. Thank you. Thank you po.